Good morning, good afternoon, good evening mga ka-faithful. At kung nasaan man tayo nakikinig na at iba't ibang lupalop ng Pilipinas o ng ibang parte ng mundo, binabati po namin kayo dito po sa ating Faithful Talks webcast. Yes, na iba na po ang schedule po natin. Instead of Friday, we have moved it to Saturday, especially na mga mid-morning, para tayo po ay makapag-usap din ho, makapag-interact. Kung kayo ay nanonood o nakikinig po ngayon sa webcast or sa show na ito, please, paki-comment na po sa comment section kung saan po tayo nanggagaling, and we would like to interact with you. And kung may mga gusto kayong babatiin na mga ka-faithful po natin, eh gawin na po natin ngayon. So sa araw na to, we have our co-host, at mukhang regular na po siya magiging co-host ng ating Faithful Talks. We will call in Pastor Simon. Hello, Pastor Simon. Kamusta na? Good morning, Pastor Toto. And of course, magandang araw din po sa ating, sa lahat po ng ka-faithful. Oo, mukhang fresh na fresh na fresh ang dating mo, Kuya Simon. Iba ba ang dating ng New Year sa'yo? Sakto, Pastor. Fresh ang New Year po natin. Wow. Oo. Gaano ka-fresh? Kung i-describe mo. Siyempre po, from last year, di ba, medyo not so good, but so yung perspective natin yun for this year is fresh. Mm-hmm. So ano ba yung mga naging, palagay mo, mga naging champion moments mo nung last year? Kahit isa lang. Madami po tayo naging champion moments, but siguro yung pinaka, hindi talaga nagpahuli si Lord eh, bago mag-end yung year, eh naka-receive tayo ng pwedeng i-drive, Pastor. No! Aeroplano ba yan? ba yan? Four wheels, Pastor. Four wheels at may busina. May busina ka. Oo, talagang iba talaga kapag mga pinagpapala. Sa mga ka-faithful, eh palagay ko, itong New Year, may mga new blessings tayo. So, kung meron kayo mga new blessings, pakitype na rin po sa comment section kung ano yung mga new blessings pwedeng nahahawakan yan, pero pwede rin naman na hindi nahahawakan. Kaya Simon, siguro maganda, batiin muna natin yung ating mga ka-faithful sa iba't ibang lugar. Siguro magmula sa pinakamalayo hanggang sa pinakamalapit. Okay. So, simulan po natin sa ating Faithful Mindoro. Yan. Opo, may mga kapatid po tayong nakikinig po sa Mindoro. Kadikit din po niya ng ating Isla Verde Church. Yan po, ipinangangalagaan po ni Pastor Willie. Kasama rin po ang kalamba. And nakakatawa rin po, nagtutulong-tulong na rin po tayo sa biyaya ng Panginoon. Hopefully, this year or next year, makasama rin po na live patuloy ang mga kapatid po natin dyan po, na lalong-lalo dyan po sa ating Isla Verde Church. Nakarating ka na ba, Kuya Simon, sa Mindoro or sa Isla Verde? Yes, Pastor. Both locations, nakarating na po tayo dyan. Ano ba? And siyempre, namimiss natin dyan sila. Hmm. Hello po sa inyo. Oo. So, mas maraming salamat na nakarating na. Kumbaga, nandyan na talaga na nakarating. And by the way, kung meron po kayong mga gustong batiin na mga ka-faithful po natin, pakilagay lang po niya sa chat box, i-comment nyo na kahit sino po sa ating mga faithful churches ay batiin po natin. So, para po maging malinaw, ang Mindoro po, Faithful Mindoro at Faithful Isla Verde ay pinamumunuan pa rin po ni Pastor Willie at tulong-tulong po ng team ng Faithful Kalamba. Medyo malayo po yung lugar, sila po ang pinakamalapit, kaya sila po yung madalas na pumupunta roon. At palapakan po natin ang mga efforts po nila. Mahirap pong pumunta sa lugar na yon, pero okay lang. Na alala ko nga po, si Pastor Willie ay and team, Ate Joy, Engineer Jason, Pastor Jason, pati si Pastor Maylene, nagtutulong-tulong po yan. At lahat po ng mga manggagawa po dyan sa Faithful Kalamba, saludo po kami sa inyo. At binabati rin po natin lahat mga kapatiran po natin sa Faithful Kalamba. Ayan. And totoo nga na maraming talagang ginagawa si Lord dyan po sa gawain po natin yan. And ang maganda po ay live na rin po sila ngayon.
Mindolo, medyo napatigil po ng onte. Isla Verde, tuloy po. Alamba, tuloy po ang onsite service. At lahat po sila ay nanonood din po ng ating Faithful Everywhere, hashtag Faithful Everywhere. And also, yung ating Binyang Santa Rosa Church. Yan, batiin mo naman, Kuya Simon. Yeah, po. Lahat po na volunteers, lahat po na ka-faithful natin sa malayo, medyo malayo sa akin. Faithful din yan, Santa Rosa Church. Oh, pinaka, ano? Pinaka malapit mo sa iyan. Kababaihan, mga baliktad. Ah. And also yung mga men of faith din po sa iba't ibang ka-faithful na mga churches po natin. Binabati po natin ang mga masisipag po nating mga womb, mga kababaihan, at mga kalalakihan. And siyempre, aakyat tayo ng bundok ngayon. Kanina, galing tayo sa bundok ng Mindoro, bundok ng Isla Verde. Eh, lilipat naman tayo sa bundok ng... mamaya na pala yun. Bundok ng Southville, San Pedro. Yan. And, kahit wala pa hoteng live service po dyan, yung mga kapatidan po natin, ay nakakakonect din po natin. So, batiin po natin. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa hashtag Faithful Everywhere. And, kasama din po ang atin pong Faithful San Pedro. Mukhang kaapelyido mo, Kuya Simon, yung mga nag-lead dyan. So, batiin mo naman ang mga taga San Pedro Church natin. Shout out po sa lahat po ng taga Faithful San Pedro. Good job po sa patuloy and keeping our service there. Yan. So, by the way, para medyo ano sa Binyang Santa Rosa po, binabati po natin si Evangelist Fatima Mendoza, Deacon Jimmy. Yan, yung mga leaders din po natin diyan, Southville San Pedro. Pakibati mo nga, Kuya Simon, yung mga leaders din po natin doon sa Southville San Pedro. Yes, of course, Pastor Sunny. Kamusta kayo? Kay Pastor Romy. Tagal ko na po yung ginakakamusta. Yes, kay Kuya Rowan. Yan, binabati mo. Yeah. Teacher Anna. Talagang iba. And then, we'll go to Faithful San Pedro. Yan. So, pakibati mo naman yung mga leaders natin dyan, Kuya Simon. Yes po. Pinangunahan po ni Pastor Romy and Pastor Labette. Kasama ko dyan si Pastor Yodi and Pastor Rowan. Music team, sa lahat po nagsaserve dyan sa ating sa Faithful San Pedro. Binabati rin natin lahat ng mga Faithful music team po natin sa iba't ibang mga churches po natin na kahit sabihin nating pandemic talagang nagsisipag na mag-serve kay Lord. So isang palapak pa rin ho sa mga manunugtog at mga manganganta po natin. Yan. And syempre hindi natin kakalimutan ang ating Central Church, ang Faithful Muntinlupa. Yan. So Kuya Simon, pakibati mo naman yung mga taga Muntinlupa. Yeah po, sa lahat po ng taga Muntinlupa, too many to mention, pero kamusta po kayo? Happy New Year po sa inyo. See you all soon. See you all soon. Talagang God has been so good na ibang-ibang nga talaga ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating lahat. So again, tayo po ay nasa Faithful Talks and sa pag-uusap po natin ngayon, naway gabayan tayo ng Panginoon sa mga detalye ng pag-uusapan natin. So, simulan muna natin ito kasi Kuya Simon nung last year may nagtatanong ano nga ba yung Faithful Talks na yan. Well, nagsimula po itong webcast na to na ang purpose lang natin ay makakonect sa mga ka-faithful. And then, nagpunta po ito sa mga interviews. Pero medyo mas kailangan bumalik tayo sa original intention nito and that is to communicate to all our ka-faithful sa iba't ibang lugar. So, this webcast is all about discussing new things, happenings, developments here at Faithful Jesus Church. Opo. Na totoo nga na nandyan na nag-uusap-usap tayo at na nagpapalakasan tayo dito po sa ating church, our church, Faithful Jesus Church. Yan. And patuloy nating pag-uusapan ito ay yung kahalagaan na tayo nagko-connect-connect at nakakasama-sama. And itong pandemic, magandang nangyari kasi kahit paano, nagsimula ang
pag-unite natin as one church. Opo, we are one church in multiple locations. And ako, isayin mo sa experience mo, itong nakaraang pandemic, papaano na yung team na ginagalawan mo noon ay nagkaroon ng nagkaroon ng pagkakaisa? Yes, so parang blessing in disguise po. I would say it forced us really to connect to each other and network to those who are available and willing. And yun po, na-establish natin yung ating online services, Kasi nakakatawa nga, di ba, kahit sa music noon, nung nagtutulong-tulong tayo, mayroon tumutugtog sa US, yes. Tapos mayroong sa Kalamba, tapos mayroong sa iba't ibang lugar eh. Nakakatawa nung Mutilupa, San Pedro, kulang na lang Africa. No? And God has been so good na ito nga, parang simula. Ang Faithful Talks ay everything faithful. Yan ang pag-uusapan po natin sa mga susunod na mga linggo. Every Saturday po ito, around 11 o'clock, we will be here with you, with Pastor Simon. Now, pag-usapan natin ito, Kuya Simon. New habits for the new year. Mga effective na habits na makapaglalapit sa atin lalong-lalo sa Panginoon ngayong bangon to. Gaano kahalaga ang habit sa iyo, Kuya Simon? Mahalaga siya, Pastor, kasi kaya nga po siya naging habit kasi paulit-ulit na siyang ginagawa. So something that will keep you on your foot, magiging productive ka, meron ka pong ginagawa. And I think at the end of the day, you will accomplish something because of faith. Mm-hmm. Diba? Maganda na ganun ang makita natin. That's why habits are very important. Let's start with this motivational writer, Jim Rohn. And magaling siya pagdating sa management at task management. Sabi niya, motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Diba, Kuya Simon, ilang taong ka na nagtatrabaho sa isang kumpanya na nagsisimula sa letter A at nagtatapos sa letter E. Ilang taon ka na nagtatrabaho doon? Going 14 years this year. Wow, hindi natitinag, no? 14 years. 14 long years. And I believe that is your first job, di ba? Yes po, first and only job. First and only job. Grabe. Iba na, talaga faithful. Say, 14 years na nagtatrabaho ka. Paano mo nakikip yung motivation mo na magtuloy? Kasi syempre, there are times na parang naramdaman mo, parang ano na lang eh, parang habitual na lang yung ginagawa mo. Yes, that's correct. Agree po doon. But siguro po, Pastor, I look into something new. I do not stop seeking for new creativity na pwede ko pong mag-gain. So hindi lang siya dapat daily, but every moment na nag-work po ako papasok sa office, whether it's here at home or on-site. So yun po yung nagiging motivation ko. But of course, yung talagang gusto ko talagang gawin is to coach and to mentor people. So nandun ka na sa level na yon, yes. Yung coaching at mentoring. Kasi pag umabot ka niya, ibig sabihin tumatanda ka na. Correct. Okay. Well, obvious naman, di ba? Medyo meron ka ng white and gray hair. Oh. Salt and pepper. You're blessed that you still have a hair. Ako medyo ano na eh. Medyo pwede nang landingan ng helicopter eh. Kaya papunta na ako doon. Isang beses nga kinakausap ko yung asawa ko. Teacher me. Sabi ko sa kanya, dear, magpakalbo na kaya ako. Sabi niya, nako, mamimiss ko yung buhok mo. Sabi ko, yung nipis na yan, mamimiss mo yan. Yeah, sa totoo lang, kung kalbo tayo, uso ngayon yan. Dami kayong kalbong gwapo. Yan. Sa mga ka-faithful natin mga kalbo, pinabati po natin kayong lahat. Yan. Biruin man tayo ng madla, be proud and be loud. Di ba? Buti na lang, meron pa rin tayong ulo. Next, we'll go to this quote. Mas matanda ito, si Aristotle.
We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. In your 14 years of working, Kuya Simon, paano mo na maintain yung na kailangan quality work? Kasi excellence is all about that, di ba? How do you maintain? We see to it that meron kaming nilulook after. Yun po yung standard or baseline. Mm-hmm. So, it's our goal to achieve that baseline. And sabi nga po dito, yung excellence, hindi siya one-time, big-time act. But it's a habitual na kailangan ginagawa po natin siya. So, talagang kinakailangan tuloy-tuloy. Kumbaga, how many years ka na pala sa music ministry? Sa music ministry, I think more than 15 years, if not mistaken. 15 years na, di ba? Sa ilang taon na tumutugtog ka ng gitara, kumbaga, meron na mga, may mga klase ng pagtugtog na medyo namamaster mo na. Yung tipong pastor, nakapikit ka na, alam mo na yung chords. Alam mo na, di ba? Oh, yan. Oh, yan ang mga style ng mga musikero natin. You know? Nakapikit lang, alam na kung ano yung movement ng chords and everything. Pero it's something that we repeatedly do na patuloy. Naalala ko, isa sa mga paboritong author, si Malcolm Gladwell, meron siya sinasabing 10,000 hour rule. At palagi ko sa corporate, pag-uusapan yan eh. Yung bang kahalagaan na ginagawa mo isang bagay na paulit-ulit na meron kang dinidevelop for 10,000 hours, that establishes mastery. Ngayon, sa 14 years na ikay nagtatrabaho sa trabaho mo, was there a time na kahit nakapikit ka, memorize mo na yung ginagawa mo? Opo, Pastor. Siyempre sa amin, medyo technical ko, Pastor. Into programming, ganyan. Parang may mga moments na napapanikinipan mo na siya dahil paulit-ulit mo nang ginagawa. So, I think parang one of a sign na you're getting used to what you're doing. Kasi nga, napapanikinipan mo na. So, mahalaga yung habit, no? Ngayon, this is the question we would like to throw to our listeners. And that is, what are the 3 bad habits that you need to take away and 3 good habits that you need to add to your life now? Sige ako, Simon, mag-share ka nga ng isa at isa, isang bad habit at isang good habit. Parang ako. Yan, sige. You start. Okay, I'll start po. Siguro one habit that I need to take away for this year is really more reading oftentimes. Siguro dala na rin po nung situation natin from last year. And then I want to start para to counter that. Siguro po I want to start to setting long-term goals. Kasi po parang from previous years, medyo short-term goals lang po yung ating sineset. So ngayon, medyo long-term naman. Nasabi nyo kanina, hindi naman po tayo na mga bata. So I want to set long-term goals, not just for myself, course, to every aspect of my life. Saluka, you're in the corporate. You know, goal setting is a culture. It's yeah. If you don't set goals, you lose money. Ganun lang kasimple sa corporate eh. Pero alam mo, talagang yan, goal setting is really an issue. Mga ka-faithful, dapat itong year na to eh, talagang maging serious na tayo sa goal setting natin. You can take it the American way, goal setting, that is, make it shorter. 5, 3, 1 year, or mas liitan mo pa, yung pang sabihin natin na goal setting na pang month, tapos pang week, from day. Actually, that's what I do. For the whole year, I set my goals, and then I put them into small chunks. And mamaya ko isa'y may share ako na sana basahin mo itong librong ito. And hopefully na it can help you develop more as a person. Mamaya, babalikan natin yan. So, mga ka-faithful, sa mga maganda, masagot po natin ito. If you are there listening, please do type kahit isa at isa lang po. Isang bad habit, isang good habit na kailangan mabago natin.
And sa akin, isa sa mga bad habit na medyo natutuwa akong natanggal na, no? At that is yung hilig kong kumain. Paminado po ako, kahit vegetarian po ako, ay mahilig akong kumain. Alam niyo kayo sa Simon yan. Kaya nga medyo nag-add ako ng weight. And for this year, I developed, last year to this year, I'm doing intermittent fasting or IF. And dun sa last na post ko, nabanggit ko na I lost around 20 plus pounds in just more than a month. And sa akin, that's already an achievement. Kaya lang, mayroong bad news. Yung mga damit ko, nagluwagan na. Kay Simon, mga damit ko kasi 5X. Pag sinuot mo yun, ang dating sa'yo nun bathroom. No? Parang nilagyan ka ng malaking kumot. Ngayon po, ang sinusuot ko po ay 3X na ho. And kaya lang, eh, since marami akong 5X, so malaking challenge sa akin yon na talagang sabihin na natin magbago ng damit. And yan naman siguro yung kailangan idagdag ko. Magdagdag ako ng mas fitted na mga clothes para sa akin. So, ano, motivation, Pastor? Ilagay niyo siya sa frame. Ito po yung dati kong sinusuot. Tama. Good idea yan. Maghahanap nga ako ng picture ng dati at ngayon. Diba? So, good idea yan. Good motivation yan. So, good habits can be developed through repetition. And repetition, we're talking about 10,000 hours. If you want mastery, do it for 10,000 hours. And if you will translate it into, sabihin natin, 3 hours per day, that will take you almost 10 years. Tagal, di ba? Pero okay lang. Kasi yan naman talaga yung ano eh. Yung mastery eh. Na nadidevelop mo. So, new habits for the new year. Pag-usapan natin ito. Ano yung mga bagong habits na to para sa bagong taon? And these are habits relating to us na mga ka-faithful na tayo ay maging lalong malapit lalo sa Diyos. Let's start with habit number 1. Paborito namin ni Kuya Simon to. Bible reading and meditating. Kuya Simon, sa pagbabasa mo ng Bible last year, ano yung mga masasabi nating na-develop sa'yo as a person? Very big help or very big development po yung aking Bible reading from last year. Kasi mas nag-deepen po yung understanding ko po sa salita ng ating Panginoon. And before, mababaw na perspective, but yun nga po eh, parang habit siya, paulit-ulit repetition, nakakuha po ako ng mas deepen understanding of the Word of God. So, na-apply ko po siya again to other areas of my life, you know, discipleship, sa pag-share ko ng testimonies po natin. So, malaking development. Malaking development. And Bible reading is, sa atin siguro, it should be habitual. Let's make it every day. And we have so many ways to do it. Online or offline, we have daily bread. Maganda siya. Especially kung medyo ikaw yung busy person, daily bread. That's one of those. Ako minsan hinahalo ko siya, mas gusto ko yung utmost to the highest. Yan. Yan. Minsan subukan pa, anuhin mo. It's a very old devotional, pero maganda yung dating niya dahil one verse. Mas gusto ko ngayon yung medyo I focus on one verse only para medyo ma-develop lalo yung me as a person. Also yung isang pwede nating magamit na platform natin ay yung I think yung Bible app, meron siya yung ano nga ba to, Kuya Simon, yung isang app ng Bible, naalala mo yon? Pangalan kasi ng app, Bible eh, kalimutan ko lang kung ano yung app na yon, but there are so many devotionals there na gawa nila Craig Rochelle yun eh, I forgot
ako magagalit sa akin si Pastor Pruden ito. U-Bible ba yun? U-Bible, tama? If my memory serves me right. Yan. Sa mga ka-faithful, kung naalala nyo, lalo yung mga young generation, paki-refresh kami kung ano yun. Marami na, maraming mga ways to do it. And Bible reading and meditating is easier nowadays. Ang kailangan mo na lang, you must have a system. Yung system, kapag spinel out natin yon, saves you stress, time, energy, and money. You don't need to really stress up on Bible reading and meditation. You only have to be willing. Diba? Na yun yung bang, okay, sige, I'll read the Bible, I'll make this a habit. And then from there, as you get the habit, that becomes your parang spiritual exercise para lalong lumago. Bible reading and meditating is one of those habits that we need. By the way, you have something to promote, Kuya Simon, especially yes, for Lord. Our Bible events. Yeah. Yes po. So in celebration of, kasi for this month, is our National Bible Month. So yung faithful natin, we have line up some activities. Of course, first dyan yung ating daily scripture reading. Yes. Mga kawikaan kung nakawikaan po or napapakinggan niyo na po. It's every day. I think it's every 12 p.m. nire-release po natin siya sa ating FB site. And then second, ito po, something to look forward is our Network Bible Quiz Bee. Yan. Yeah. So, yung mga mahilig talagang medyo history, ganyan. It's on January 31, 6 p.m. po via Zoom. Again, Network Bible Quiz Bee, January 31, 6 p.m. via Zoom. Oh. By the way, lilinawin natin, hindi po ito pa contest para magtagisan ng galing. Parang we only want to measure if our people are really reading the Bible. Oh, diba? Mga itatanong po namin dyan, halimbawa, ano ang pinakamahabang pangalan sa Bible? Ayan. Ano nga sample yan, no? Yan. Hindi po pangalan ko, hindi po pangalan ni Pastor Simon. So, yan mga sample po. Kaya medyo review-review na ho. O sample, ilang pong libro sa New Testament, ilang libro sa Old Testament. Yan. Or yung pangalan ng mga tribo ng Israel. Yan. Madami po kakilalang medyo competitive sa ating pastor. So, nga eh. Okay lang yun. It's the fun part. Alam ko may mga competitive yan, whether boy or girl. No? And that is the fun part. But mahalaga, we enjoy the scriptures and it's really fun. Kasi yung mga Bible trivia, dapat alam natin yan eh. Diba? Minsan, hindi natin alam kung saan ipinanganak si Jesus Christ. No? Alala ko may natanong ano sabi niya, dyan lang. Okay, so maraming salamat sa ating pong ano. By the way, January is in the Philippines is National Bible Month. And ito ay pinopromote po natin sa lahat po ng mga ka-faithful na tangkilikin ang taong ito na sinisimulan sa pagbabasa ng Biblia. So, kadikit ng Bible reading and meditating is journaling. Yan. Mahalaga na meron tayong either it's a written journal or it is an online journal or sabihin natin electronic. Kaya lang, I will still vouch for a written journal. Kuya Simon, anything about electronic journals? Sa'yo ba, do you write or do you type? Medyo hybrid pa, sir. Hybrid? Pareho pa, sir. Pero one thing I could share here in journaling, yung sinishare ko dito sa, tinuturo ko dito sa ating mga faithful, hindi lang siya basta lesson learned or yung about dun sa scripture na binasa ko. But yung mga thoughts, kasi napansin ko pa, sir, parang same with Bible reading, nade-develop din po yung thinking ko, parang this person, yun nasulat ko po from this year or for this certain day. And then when you recall it, when you reread it, parang makakakuha ka ng aha moments eh. Oo nga, no? Parang aha. Maganda yung aha moments na yan eh. Kasi yan yung may nadidiscovery ka mga bagong insights about the scripture.
some would even call it revelation, pero ako, I would rather, kasi medyo ano eh, medyo may theological issue dyan eh, I would rather call it spiritual insight na binibigay ng Holy Spirit, na kung saan tayo ay nakakatanggap ng mga turo ng Diyos. And you know, mahalaga na may journal tayo. Kasi ako, for example me, I keep my journal. I have one notebook. May mga sticker-sticker pa yan. No? One notebook for a year. Yung iba, may marami. Ako kasi dati ginagawa ko marami. Ang problema, nawawala ko. Since I started the system na one notebook for one year, marami akong mas nagagawa. And ako yung nagpapasalamat when I read the book Bullet Journal System or the Bullet Method Journal Method ni Ryder Carroll. Ang ganda ng system niya na kung saan yung ito, for example, ito, itong hawak ko. This is my journal. This is my calendar. Everything is here. So, lahat nandito na. And sa akin, shifting to different tasks, mahalaga na meron lang ako isang hawak. Kasi kailangan, kinakabahan ako pag nawala to. It was one time pa nga nung yung last year ko na ganito, na ilagay ko lahat ng password ko doon. As in lahat. Kasi medyo kinakabahan din ako kung ilalagay ko sa isang electronic format. So, okay. Nung nailagay ko siya doon, medyo ginawa ko, pinutol ko yung mga pages na yon. Tapos nilagay ko sa ibang lugar na medyo safe. O, di ba? So, nandun lahat. Kumbaga, everything na ano, it's only in one notebook. Which I really suggest. And honestly, I don't write long. Nung bata-bata ako, I write very long. Ngayon, habang tumatanda, palagay ko nakaka-relate ka dito kay Simon, umiikli. Oo, dati, yung mga love letters mo kay Ate Amin, talagang grabe, 3 pages bro. Ngayon, 1 sentence na lang. Twitter pa. Di ba? Di ba? Twitter, no? Less than how many words? 300 ba? 200? 200 something mo. O, oh, diba? So, ganoon. So, journaling is ano. Ngayon, may mga nandidiscovery din ako. Meron ako na ibang nakikita na yung journal nila nasa social media. Oh, may napapasin ako ganyan na, oh, nakapag-quiet time to. Kasi either umaga or gabi, consistent siya na yun. Feeling ko ito yung quiet time niya. So, meron ngang ganun. Meron na dapat nating tignan. At no, so again, this is not really a hard fast, but again, we would still like to vouch for a written journal. Iba pa rin kasi I remember Carol Ryder, the one who wrote the bullet journal method, sabi niya there's this thing in writing that helps us process things and makes us associate it with different ideas. And napansin ko, anything na naisulat ko, naalala ko. Gawin ko yung Simon, di ba? Mas iba pa rin talaga yung dynamics ng sinusulat mo kaysa tinatype mo. Okay. I think naabutan mo yung generation na to eh. Yung meron kang kaklase na pagdating sa notes, siya yung laging pinophotocopy. Meron kang ganon? Meron. High school, meron kang ganon? High school, meron kang ganon. College, meron kang ganon? Meron din po. Babae lalaki yan eh. Either babae lalaki yan. Oo. Ikaw ba isa ka sa mga ganun? Pinophotocopy? Siguro, hindi naman po palagi. Pero siguro mga times din po. Kasi yun nga po, nabag ito, before, masipag ako mag-copy ng notes from the lectures. Oo. Ako, baliktad ako. Ako yung hinihiram yung notebook. Kasi maganda yung sulat ko eh. So, madaling na mababa. Oh, di ba? Nakita mo yung sulat ko eh. Talaga may mga ruler pa yan. I grew up in that kind of a generation. Nung bata-bata pa ako, meron pang ano yan eh. Scribbling at kung ano pa. May drawing-drawing pa yan. Kaya, alam mo, pag bored ako eh sa isang class, ang dami kong drawing. Minsan pati yung prof ko, nato-drawing ko na. Yan. Okay. So, sa mga, ano dyan, mga lumaki na kung saan eh,
nahilig sa drawing, palagi ko, pati yung teacher nyo, professor nyo, na-drawing nyo. At meron ako student ng high school na ganyan, drawing ako habang ako yung nagle-lecture. No? Okay, habit number 3, praying. By the way, we like to promote po yung ating prayer po na patuloy. And Ate Amin or Pastor Amin is handling our prayer intercession kasama yung mga ka-teams po niya. And every, anong araw po yun, Kuya Simon? Every Thursday, anong oras nagsisimula? 7 p.m. 7 p.m. And of course, may Zoom at saka meron live din po. And we would like everyone to join the Zoom. Kasi doon sa Zoom, nagbe-breakout rooms tayo eh. So we can pray for you. Yan. At saka you can also interact with mga ka-faithful. Although may mga talagang hindi sanay sa Zoom. Like ako aminado ko kay Simon, hindi ako masyado mahilig mag-Zoom. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan makumbinsi mo pa ako kayo. Ang gagaling nyo mag-Zoom eh. Oo, oh, talaga sanay na sanay kayo sa Zoom eh. Ako mas iba yung gusto ko eh. Pero again, I have to learn. I have to know that. And we would like to promote yung atin pong 3-day Faithful Breakthrough Prayer and Fasting 2021. And this is the year of amazing progression. Mula January 12 hanggang 13 hanggang 14. Tatlong araw lang po yun na kung saan tayo ay magsasama-sama at magpipray. Pastor Simon, ano yung naging tulong sa iyo nung 3-day prayer and fast? Ano yung naging result nito? Itong 2021 nung nag-pray ka noon? Yes, of course. Tulad po nung earlier, parang fresh start of the year. Madaming gusto ipagawa si God sa atin. Parang nagkaroon ng cleansing po talaga. Of course, sa isip ko po. And sa pag-join po natin, anong gagawin natin? Tatlong bagay lang po. Number one, download the guide. Good news, meron din po itong lalabas sa social media. Pero sa mga leaders po natin na i-share na po yung guide, hingin nyo lang po sa kanila para meron po tayong guide para po sa ating 3-day prayer. Magsisimula po ito Tuesday, Wednesday, and Thursday. At next is, okay, maki-pray and fast na po tayo. Doon sa guide, makikita po natin, you have choices. 1 meal, 3 meal, or Daniel fast. Kung di mo kaya na walang, hindi kumakain, you can have the option of Daniel fast. That's vegetables, fruits, water. Pero in moderation, konti lang talaga yung ano, para lang hindi ka mahilo. And I have to warn, especially those na medyo may medical issues, na take it slow kasi medyo mahirap mag-fast. Pero pag nagawa mo na, it's your system like me, hindi na mahirap, talagang kakayanin mo na. And also, we'd like to promote yung watching fast. Medyo bawasan muna yung mga Netflix. No? Ano ba? Netflix, iFlix, ano pa? Madami pang form or platform yung password. Oo, di ba? Yung sa Channel 2, ano yun? Kapamilya, something, yan. Medyo bawasan muna natin, di ba? CNN, BBC, okay lang news, pero bawasan. Tapos, sa mga gamers na katulad ni Kuya Simon, yan, medyo fasting na, di ba? Na medyo, pwede ba itong 3 days, wala mo na game. Tingin mo na kayo, malato mo na. And after the 3rd day, you will rise again, di ba? Di ba? So, 3 days lang naman yan. Alam ko medyo mahirap i-contain. Pero pag naibalato mo kay Lord yan, talagang blessing yan para sa buhay mo. And don't forget to join the online prayer meetup. And again, through Zoom room po yan. Magsisimula po yan Tuesday, Wednesday, and Thursday. The good news is, it will open around 6:30 yata. Or 6:45 something. And pag na-open po yun, okay, pwede na po mag-continuous worship and prayer. We would like you to be there because these 3 days of prayer will revolutionize your life. So mga ka-faithful, lahat po tayo sama-sama na mag-pray at magtulong-tulong para dito. Next, habit number 4. Kuya Simon, pakibasa mo nga yung habit na yan. Our 4th habit, of course, is engaging family and friends with God.
gospel. Sharing the gospel. Minsan kinakailangan, kaibiganin muna sila, establish relationships, and then pray for an entrance for a spiritual conversation. Diba? Minsan hindi mo kailangan share agad yung gospel. Minsan kinakailangan kausapin mo muna. And then from there, yun, pasok na. Marami ako nasiran sa kapihan. Hindi bawal kapihan ngayon. So, totoo lang, marami ako nasiran dahil kinausap ko lang. Counseling, kapihan. And then, mas organic eh, mas natural. And hopefully, na magawa natin to with our family and friends. Another is inviting our friends and family to services and events. And opo, marami tayong mga ka-office mates, kasama sa trabaho, kasama sa school, mga kasambahay, everyone po na mapwede na naman invite. And we would like you to share our online services. We have Wednesday midweek services. We have Sunday services na kung saan we are celebrating God's presence. Kuya Simon, may experience ka ba last year na meron kang siniran ng online service na ngayon ay medyo sumisilip-silip na? Alam ko marami kang friendships. Yeah, gusto ko yung brought up kanina. Yeah, sige. So, some of my friends or colleagues sa office nito, there is one time na nakapag-share po ng, or kung saan ko na po sinashare yung ating mga online services. Then, hindi ko na siya ka-work sa isang project. But, of course, colleagues pa rin, communication-wise, okay pa naman kami. Parang, is on the verge of giving up. Wow. And nakita niya po yung ating online service na sinabi niya sa akin, uy, nakita ko to, tumutugtog. Sabi ko, yes, bro. And then from there, parang na-rekindle yung, kasama ko po kasi siya sa cell group sa work. So na-rekindle yung aming conversation with that. And then eventually, parang naging stepping stone po siya po. Na magbalik loob or magkaroon po ulit ng confidence sa sarili niya to go along with life. So, madami rin po ako naririnig pa sa ating Facebook na yung midweek service po natin, yung verse natin of the day, yeah, kahit mga simple share lang po talaga yung ganyan, madami pong nare-reach at natatouch po. By the way, mga ka-faithful, meron po tayong faithful inspirations. Every day po, yung ating mga disciples, they are sharing one verse. Ako po, araw-araw, ginagawa ko po yan. 365 days po yan. Instead of trending bad news, why don't we trend a Bible verse? Alam nyo, itong ano, January 1, yung senior ko na pinost ng ating mga disciples, meron akong limang friends na kumausap sa akin. Sabi nila, bro, I really needed that. Why? Simple lang naman yan, di ba? It's just an art. Pero, wow. Dahil nga. And saludo kami sa lahat ng mga disciples na walang puknat na ilang taon na ginagawa na po ang faithful inspirations. Magpatuloy kayo. At marami pang maabot ang mga verses na yan. Siyempre, itong dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa faithful, yung discipleship. And this is one of the habits that we must have. And for the past years, we have two ways to do it. One is family altar, na every Monday, pinupost po natin yung ating mga family altar po. And patuloy po ito na nakakatulong na Monday, Tuesday, sama-sama po tayo na mag-family altar. Nakatulong po ito sa mga pamilya na makatulong na lumago sila. And it's something na medyo can really help you. Kuya Simon, paano ito nakatulong sa iyo sa mga anak mo? It sets us on the ground, our feet on the ground, knowing that yung kami po bilang magulang is being an example to our kids. Malaking tulong po siya on their Christian values, lalo na po sa pag-develop ng kanilang character. Kasi, yun nga po, kahit stories lang po siya from the Bible, meron po kapupulutan ng aral.
And nakikita po natin yung character development ng mga ating mga anak, probably ating mga kapatid, mga kasama sa bahay. Wow, grabe. Diba? I'm really encouraged by those words na kung ano, we spend much time in preparing those PowerPoints. By the way, it has two versions. May PowerPoint po at may PDF po. So, you can use either or. Every Tuesday, we are posting it. And please have this time that we can have family altar. And don't forget ang ating faith groups po, na where we can establish communications and relationships with each of the ones we are discipling. And it's something na dapat maging habit natin this year, na as a resolution, na tuloy-tuloy yung discipleship natin. Na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy siya. At walang tigil at tuloy-tuloy. Ngayon, sometimes, ito sa experience ko. Because I've been discipling people for since I started in the faith. Kasi yun ang mauna kong ginawa. Mayroon akong isang na-encourage ako lately. Naalala mo si Harry? Yung Japanese. Si Harry Matsumura. Dumating siya sa church noon, just attending a service. And then, may kasama siyang ka-faithful who eventually naging asawa niya. And nakakatawa po na, kumbaga, yung masasabi natin mayroong naging friend relationship kami ni Harry. That service, I was talking about the Holy Spirit. Holy Spirit, di ba? And then this person doesn't even know the God that we worship. And after the service, nagkwentuhan kami. Sa office ko, we talk. I sense that he was searching. So, sinare ko yung gospel sa kanya. On that time, tumanggap siya, bro. And yun ang akala ko, superficial eh. Then after that, grabe, tuloy-tuloy na siya na umaattend. Hanggang sa later, I referred him to a Japanese church kasi may language barrier kami. Lumago siya. Ngayon, he's even considering being ano talaga, kumbaga mag-serve na talaga sa ministry. Diba? From sharing the gospel to discipling him, and from there, he grew. Kaya nakadagdag ako dun sa 0.something% ng mga Christian sa Japan. Diba? Na hindi mo alam na you don't know that one person can make a difference. And it's something na dapat na sa atin. So discipleship is there, sharing the gospel. Training, yun, pinopromote namin. Patuloy, every Monday naman po ang ating Faithful Leadership Institute. May online po yung version po ito. And the good news is Pastor Nico is cooking up something para magkaroon tayo ng mga videos na ho na pwede nating i-share sa mga churches din po natin as training sa atin pong mga susunod na mga panahon. So please pray for that na mapalakas pa ho habit na tayo matrain. So okay, na-disciple ka, pero huwag kalimutan that you have something. Kasi our vision, ano nga pala ang vision natin, Kuya Simon, in one statement? Everyone is a leader, loves God, and leads disciples of all. Yeah, so talagang yun ang goal natin. Everyone a leader. And the only time that we can become a leader is for us to be trained. And habit number 8, ito, magandang habit ito na dapat ma-maintain natin, yung ating pagbibigay ng ating tithes and offerings. Yes, these are habits na masasabi natin medyo masakit dahil meron ka ibibigay. Pero again, magpapasalamat din po kami sa lahat po ng mga sumuport sa ating share a toy and share a joy na kung saan na itong nakaraang Pasko eh maraming bata ang natuwa doon sa regalong ibinigay ninyo. Maraming salamat po ngayon ng mga offerings ninyo. And patuloy po yung mga churches po natin ang kailangan, even ang mga support, we are really in need. And please help us to send more na para makapag-serve sa Panginoon. And last habit, ito paborito ni Kuya Simon to. He has been doing this for decades. That is serving a ministry and now a church and a community. What was your first ministry, Kuya Simon, sa church? If I could remember it right, Pastor,
Doon ako nakaupo sa projector. Isa ka sa mga acetate people ka pala. Yun ang aking unang ministry ko. Naalala mo yung ginaganong-ganong pa? Grabe, baka, pero pa igaganong-ganong sa ano, yun, grabe. Pero ngayon, hindi na, PowerPoint na yun. Those were the days, di ba? And then after that, anong next na ministry mo? Yun po, nagpaso na po ako sa music ministry and then, of course, sa youth ministry. Totoo yan, no? Okay. Look at this, Kuya Simon. You started from scratch and now you are leading dito na sa church. Di ba? By the way, Kuya Simon is our faithful media junior pastor. And isang malaking goal po natin this year ay lalong mapalaki, mapalawak ang media ministry ng Faithful Jesus Church na iba't ibang lugar ang maabot natin. And please pray for us as we serve everyone through this. So, we'll call this a day, Kuya Simon. And siguro maganda na maipag-pray natin yung mga kapatid natin ngayon, ngayong araw na to. Siguro, Kuya Simon, I'd like to invite you to pray for our ka-faithful today. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for today. Salamat po dahil mabuti kayo sa aming mga buhay. As we learn and as we start doing our New Year habits, samahan niyo po kami kasama ng Holy Spirit, Father God, to bring out the best in us to serve you and to serve your people, Father. Salamat. We know that you will guide us. You will lead us with your plans in our life and the purpose that will be fulfilled sa taong ito, Panginoon. Maraming salamat. You will be the glory, honor, and praises in Jesus' name. Yes, again, we thank you all mga ka-faithful sa iba't ibang lugar. Saludo po tayo sa lahat po ng mga members, volunteers, at leaders po ng ka-faithful. Patuloy po na tayo magsilbi sa Panginoon. Don't forget our vision na tayong lahat, everyone, a leader who loves God and leads disciples to all nations. Don't forget that we need people to belong and then they will believe and then they will become. And don't forget also, our values. Mahalaga yung values na yan. That we worship, we disciple, and then we lead them para maging leader sila, and then we go for missions. God bless you, and patuloy na tayo ay papalakasin ng Panginoon. Same schedule po, Saturday, mid-afternoon, around 11 o'clock, we will be with you. Hopefully, you can also share this to everyone. God bless you. See you next week.